Okay na? So welcome to Sir Win's Accounting Lectures, accounting discussion online na classroom ang approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na mayroong konting jokes, kwento, at kung ano na pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa bonds payable. At magsimula tayo sa kanyang textbook definition. Bond is a formal and conditional promise made under seal to pay a specified sum of money at a determinable future date and to make periodic interest payment at a stated rate until the principal sum is paid. Mas liwanagin natin. Sa pagkakataong ito, merong isang nangangako na siya'y magbabayad ng pera sa parating na panahon kasama ang interest nito hanggat hindi pa totally nababayaran ang kanyang principal. In other words, bonds is a liability na, by the way, ginagawa siya or ini-issue siya ng mga corporations, sa mga kumpanya, kasi ang banggit dito, it is made under seal, may selyo, na normally na nga kumpanya ang mga meron yan. Kung ating mapapansin, ang bonds ay isang klase na nga ng liabilities. Ngayon, ang kasunod na tanong, anong meron sa bonds na wala ang ibang klase ng liabilities? Liwanagin natin yun sa pamamagitan ng isang kwento. Unang punto, sa bonds transaction, malaki dapat yung amount na uutangin. Let's say 800 million. Na basically na nga, yung nangungutang, tawagin natin na issuer ay isang kumpanya. Okay? Na ngayon, pwede naman talaga sana na utangin niya itong amount na to, itong 800 million, sa iisang tao o iisang institusyon. Nga lamang ang problema, mahirap maghanap ng ganun. I mean, mahirap makahanap ng isang institusyon na meron talagang magpapautang sa iyo ng ganyang kalaking halaga, 800 million, kahit pabangko yan. Or let's say isang tao, mahirap maghanap ng isang tao na maniniwala sa iyo at papautangin ka ng ganyang kalaking halaga. Kahit nasabihin natin na maganda namang proyekto ang paggagamitan mo ng amount na to, na ganito kalaki na nga. Okay, so again and again, what's the problem here? Mahirap maghanap ng iisa na investor, iisang pangungutangan, iisang creditor. So therefore, ang naging solusyon, gawin itong bonds. In a sense na, hindi na lang iisa ang pag-uutangan, but rather, magiging madami sila. Magiging madami yung creditors na tatawagin natin ngayon na investor. Investor kasi nga, ang banggit dito, babalik naman sa kanila yung principal, kasama pa yung paulit-ulit na interest, so kumikita din sila, kaya investor po yan. Okay? So again, ang bond sa isang pagkakaroon ng utang, okay, na malaki yung amount at ang kanyang pinanggalingan ay maraming tao. Now, paano yung sistema? Paano malalaman ni issuer, ni debtor, kung kanino siya may utang? Okay? Ganito po yun. Yung amount na to, 800 million, hahati-hatiin yan sa mga maliliit na peraso. Let's say, kunwari, 1,000 ang isa. Okay? 5,000 ang isa. So sa madaling salita, yung isang papel lang sana, isang kontrata lang sana, magkakaroon ng sobrang daming papel. Okay? Na kung saan ang bawat isa, let's say, 1,000 ang ilalagay dyan. Hanggang mabuo mo yung 800 million na kailangan mo. Kaya nga, again, ang tawag dun sa nangungutang ay issuer. Kasi mag-i-issue siya ng papel representing his or her liability. Okay? Na basically, maliit lang yung amount. Ang kakaiba lang, madami siya. Para nga, makuha itong 800 million, hindi man sa iisang tao, but rather sa publiko, na ang tawag nga ay investor. Okay? Sana po na-appreciate ng kaunti-an kung paano nakakapangutang, okay, sa bonds transaction. Kung ating pangtitingnan, merong mga dokumento dyan na involved. Una, yung papel na ini-issue nitong debtor, okay? By the way, certificate po yan. Ang tawag sa kanya, bond certificate. Anong makikita natin doon? Nakalagay doon yung mga binasa kanina. Magkano ba yung principal, okay, nung pagkakautang? Na sa pagkakataong ito, maliit na yung amount dahil hinati-hati nga natin. And then yung interest niya. By the way, ang term na ibinigay dito is a stated rate.
Okay, bakit stated rate? Kasi dun sa mismong certificate, binanggit na, in-state na kung magkano yung interest na babayaran. And again, yung sabi din dun sa definition, determinable future date. Alam na rin kung kailan magmamature yung pagkakautang. May iba pang mga nandyan sa bond certificate, pero generally, yung important part ay nandirito. Okay? Nga lamang, malawak pa yung kondisyon na maaaring maipasok sa isang bond transaction na hindi kayang isulat sa bond certificate. Kaya nga, therefore, other than this, meron pang tinatawag na bond indenture, isang dokumento kung saan nandun yung mas malawak, yung detalyadong kontrata patungkol sa bond transaction. So again, hindi man maisulat lahat ng kondisyon sa bond certificate, yung transaction talaga, yung kanyang kabuuan, ay mababasa naman sa dokumento na tinatawag na bond indenture. May tayo? Nandito po yung ating discussion patungkol dun. A bond is evidenced by a certificate. And the contractual agreement, yung talagang pinag-usapan ni investor at issuer, between the issuer and investor, is contained in a document known as bond indenture. Yung tipong kailan talaga babayaran, meron ba siyang collateral, sino yung pinakang nangungutang, paano makukolekta yung bayad, at lahat-lahat na. Okay? So kung magiging detalyado talaga, hindi naman talaga kayang isulat sa bond certificate, but rather, okay, sa bond indenture na nga nilalagay. And by the way, katulad ng mga shares, no, sa corporation, sa issuance of shares, okay, merong market. I mean, may stock market, di ba? Okay? Alam nyo ba na meron ding tinatawag na bond market? Kasi normally nga ang nangungutang dyan, mga malalaking kumpanya din, mga corporation, kasi ang made under seal, di ba? So therefore, magkakaroon yun ng fair value. Minsan pa pwede kang mangutang o mag-invest anytime you want, di ba? Kasi meron din siyang market. So huwag natin iisipin na yung mga securities na traded is lagi na lang yung mga shares, di ba? Laging equity side. But rather, meron din mga debt. No, okay, debt securities. Na normally yung traded na nga na yan, yung pwede kang mag-invest anytime, hindi siya notes payable, hindi siya loans payable, accounts payable whatsoever, but rather bonds payable ang tawag sa kanya. Yun yung kanyang kakaiba, okay? Kasi pwede nga ang publiko ay pumasok sa isang bond transaction, investor pa din ang tawag sa iyo. Hindi mag-equity side, but rather debtor side. Okay? By the way, yung kanyang accounting, hindi natin pag-uusapan dito sa discussion na to, but rather dun sa kasunod. Ang gagawin lang natin sa discussion today, we just try to introduce what is bonds, di ba? Katulad na nga ng ginawa natin. Anong kakaiba? Anong meron sa kanya na wala dun sa iba? And same goes through, ipapaliwanag din natin yung iba't ibang klase ng bonds na maaari nating ma-encounter as we try to solve problems. Okay? So therefore, we just define what are these kind of bonds. Okay? Una, we have here term bonds. So simple lang yan. Alat sa bonds with a single date maturity. Kaya nga, term. Sinabi mo na hanggang kailan. So kunwari nang utang ka 2021, ang sabi 10 years after, isang beses lang babayaran. Therefore, 2031, isang beses mong babayaran yung buong principal. Okay? Ang tawag doon again, term bonds. Next one is what we call serial bonds. Serial bonds, yun namang kanyang maturity ay series. Okay? Meaning, paulit-ulit kang nagbabayad ng principal. Kaya nga ang tawag ay serial, series. So kung kunwari, meron kang bonds, let's say 10 million, 10 years to pay. So unang transaction 2021, okay? Next year, 2022, magbabayad ka ng 1 million, therefore bababa yung principal. Okay, next year, kasunod, magbabayad ka ulit ng 1 million, bababa ulit yung principal. So sa madaling salita, okay? Term bonds, kapag isang beses mo lang binabayaran yung principal. Serial bonds, kung paulit-ulit, every year, okay? Nagkakaroon ka ng payment ng principal. Again, kailangan natin siyang pag-usapan today kasi paglalim ng ating discussion patungkol dito, pag nabanggit yung mga terminology na yan, ang assumption po natin, alam nyo na kasi pinag-usapan natin dito kahit papano. Well, let's move on. We have here this what we call mortgage bond. By the way, ang tinitingnan naman natin dito is yung security. Okay? Meron daw mortgage na kasama
doon sa kondisyon ng pagkakaroon ng utang. Di ba ang laki nga nung amount, let's say 800 million. So therefore, bago pa matuloy yung transaction, isinulat sa bond indenture na meron siyang security. Okay? Wherein, pag mortgage ang pinag-uusapan natin, ang security ay real property. Sa madaling salita, magpapautangin ka namin ng 800 million. Pero yung liugan mo, yung mga lupain mo ay nakasangla sa amin. Di ba pag sinabi natin mortgage, sangla. Na normally, again, real property yan. Okay, trivia, bakit po real property ang mga related talaga nun sa mortgage? Kasi kung titingnan mo, kung babalikan mo, aalamin mo yung history ng words, di ba? Okay, di ba mortgage. Okay? So, ang punto, okay? Ang mortgage, pag translate mo siya, iyon na yung tipong ano hanggang kamatayan, di ba? Kaya nga, di ba, doon sa estate tax, di ba? Kung meron na kayong taxation to, yung tinatawag na mortis causa, di ba? Donation after death, kasi may mortis. Meaning, okay? Pag sinabi mong mortgage, matagal talaga yan, utang yan hanggang mamatay ka. Kaya nga, di ba, yung mga bahay, pagka inuutang mo, okay? Sabi naka-mortgage daw. Tapos yung term, 25 years, 30 years. So, ibig sabihin, hanggang mamatay ka, may utang ka. Sa madaling salita. Kaya ang term nila, mortgage. So, therefore, nirelate na lang nila, patungkol yan sa real property. Kasi doon ka rin daw ililibing. Hindi, joke lang na po yan. Pero punto lang natin, okay? Pag mortgage yung term, related talaga yan sa mga real property. Unlike nitong collateral, mas maganda kasing tawagin na ang sangla kapag ka mga personal properties, yung mga naaangat, okay, yung mga natitinag, okay, katulad ng computer mo, ng sasakyan mo, mas maganda tawagin collateral, hindi mortgage. Pero nonetheless, isa yung kanilang concept, merong security yung utang na nangyari. Okay, na by the way, yung collateral dito, hindi naman talaga mga personal property, but rather, mga shares or mga investment mo sa iba pang kumpanya. Okay, maybe shares na nga or bonds din, okay? Kaya ang tawag sa kanya ay collateral trust bond. So may utang ka pero meron din siyang security and those are shares of other company or your bonds of other company. And then we have here debenture bonds. Ano naman siya? Siya isang klase ng bonds na walang security. Yan po yung term natin, debenture. Okay? Walang kahit anong ano, parang sangla patungkol dyan. Basta nagkaroon lang ng utangan. And by the way, sa discussion na ito, maaaring mag-overlap yung classification of bonds. Ang ibig sabihin, pwedeng siya serial bonds at the same time debenture. Term bonds at the same time mortgage bond. Kasi syempre, magkaiba sila ng parang tinitingnan. Itong unang dalawa ay patungkol sa yung term niya. May kailan mo babayaran? Yung length, okay? Well, itong tatlo naman, depende naman sa security. Then the next one, 6 and 7, depende yan kung sino ang babayaran. Paano malalaman yung payee? Una, we have here this what we call registered bonds. Okay, ano po yun? Kasi nga, sobrang dami ng mga investor natin. Ngayon, dahil nga kumpanya ang nangungutang dyan, normally malalaki talaga, meron na silang sistema. In a sense na kung sakaling sino ang nakarehistro sa kanilang libro na may-ari ng bonds na yun, nung time na magbabayaran ng interest, therefore siya ang makakatanggap. Kasi ang ibig ko sabihin ganito, dahil nga ang bonds is accepted talaga as an investment, maaaring between investor, magkaroon sila ng transaction. Let's say si Juan, binenta niya kay Pedro yung bonds. At si Pedro, binenta niya let's say kay Maria, something like that. So ang punto natin, okay, kahit sila-sila, yung mga investor, pwedeng magkaroon ng transaction dun sa bonds na yun na hindi na naman nadadamay yung mismong issuer. Kumbaga sila-sila na lamang. Sa point of view niya, baliwala kung sino man ang may hawak. Basta siya may utang. Pero sa point of view ng investor, pwede silang magpasahan. Ngayon, pag magbabayad na ng interest, ang tanong, sino nga ang makakatanggap? Okay? Pag yung bonds na nakasulat sa bond indenture ay registered bond, meaning kinakailangang malaman ng kumpanya na nag-issue sino ang may hawak ng bonds na yon as of a certain date. Kailangan niyang mag-register. So ibig sabihin, itong si Maria, kailangan niyang banggitin doon sa kumpanya, oy, ako ang may-ari ng bonds sa'yo ng ganito yung date. So, darpura ako yung tatanggap. Okay? Para mas makarelate kung mayroon na kayong idea
doon sa tinatawag na date of record sa point of view naman ng corporation, kung sino makakatanggap ng dividends, parang ganun din yung konsepto dito. Kailangan malaman ng kumpanya sino talaga yung nakarehistro para siya talaga ang totoong makakatanggap. Okay? So, ibig sabihin, kung si Maria yung nakarehistro ng bayar ng interest, kinabukasan ay binenta niya kay Petra. So, anong mangyayari? Kahit si Petra na ang may hawak ng bonds, si Maria pa din ang makakatanggap ng interest. Kasi nga, kung sino yung nakaregister sa registered bonds, siya talaga yung may karapatan. Okay? And then we have here this what we call coupon or bearer bonds. Sa pagkakataong ito, hindi na kaya kailangan i-register pa. But rather, kung sino yung may hawak, bearer, di ba? Yung may dala ng bonds, ng bayaran ng interest, therefore, siya yung makakatanggap. And by the way, coupon bonds din ang tawag sa kanila kasi literal, nung panahong una, may coupon talaga yan. Ang ibig sabihin ay ganito, let's say ito yung bonds mo. Sa tabi niyan, merong iba't ibang klase ng coupon na iba-iba yung date. Let's say month 1, month 2, month 3, month 4. Okay, let's say month 1, January, magbabayad ng interest. Pupunitin mo yan, papakita mo, dadalhin mo. Therefore, makakakuha ka ngayon ng interest mo. Kaya coupon bond. Kasi nga, unti-unti, di ba mga coupon, ganyan po kapag, di ba sa canteen, meron mga coupon para makakuha, para makabili. O di ba, kaya mag-iipon ka ng coupon para makakuha ka ng something. So, ganun din po ito. Kaya therefore, yung bansa hindi kinakailangan i-register. But rather, kung sino lang yung may dala, ay tinatawag na bearer bond or coupon bond. Okay, so ganun po yung bayaran. And then we have here the next one, convertible bonds. Ito naman ay ano? Convertible. Alam naman natin na ang bonds is a liability. Sa point of view, okay, nitong ano, issuer. So therefore, liability siya by nature. May mga pagkakataon, gusto talaga ng mga investor, hindi lang maging ano, creditor. Minsan gusto nilang maging owner. Okay? So therefore, para mabenta yung bonds, nagkakaroon ng conversion, ano, parang option, strategy ng issuer na ilalagay nila sa bond indenture. Let's say, hawakan nyo lang ng 2 taon yung bonds namin. After that, pwede siyang ma-convert as ordinary share. Kasi minsan, iba pa rin yung may pride of ownership. In a sense na, ako yung investor, sa halip na ako'y nagpa-utang lang, gusto ko maging may-ari na rin ako ng kumpanya. So yung aking dating bonds, pwede yung i-convert at maging ordinary share. Kasi may mga sitwasyon, hindi ka agad makasali. I mean, let's say kunwari, bawal bumili ng share, sasabihin ng corporation, okay? Pwede lang, ay kung sakaling magbabans ka muna, tapos i-convert mo. So, ginagawa lang ng strategy. Ay, ikaw naman, ikaw na investor, gusto mo talaga mag-member o gusto mo maging shareholder ng kumpanya na yon. So therefore, nagsisimula ka sa bonds, then later on, naku-convert siya. Okay, again, ang tawag dun, convertible bonds. May accounting din yan. Okay? So next is this what we call callable bonds. Pag sinabi sa business, sa corporate world, na callable, pwedeng tawagin. Okay? Ano yung pwedeng tawagin? Callable nga eh. Okay? Kasi nga, ang bonds normally, meron siyang specific na maturity date. Let's say June 30, 2025. So hanggat hindi dumadating yung date na yan, hindi ka babayaran ng principal. Hindi ibabalik sa iyo yung investment mo nung issuer. Kasi may usapan kayo, yun yung specific na date, di ba? Pwera na lang kung yung bonds ay tinatawag na callable. Okay? Callable bonds mean bonds that can be retired before its maturity date. Let's say, kunwari, nakalagay doon sa bond indenture doon sa inyong usapan. Kahit hindi pa dumadating yung 2025, kung sakaling magkaroon na ng pondo yung kumpanya, babayaran agad sa yung bonds mo. Di ba? Ang isa, ang ating pong basic nature ng transaction is a liability. May utang itong senator, itong issuer, na 800 million na ginamit niya sa project. Okay? Paano kung sakali na after 2 years, biglang nagkapera na? Okay? Eh, ang bonds na hawak mo, callable. O, pwede nilang bayaran na ikaw. Kasi sa thinking naman ng issuer, okay? Di ba yung utang nila na may interest, which is cost on their side? Okay? So, sayang naman yung mga interest na ibabayad sa mga susunod na panahon. Okay? Eh, kung may pera na naman ngayon, mabayaran na namin para hindi na kami magbabayad ng interest sa susunod. Okay? Pwedeng gawin lang yun ng issuer kung sakaling yung bonds ay callable. So again, bonds na pwedeng ma-retire even before the maturity date. Pero kung sakali na hindi naman siya callable, walang ganitong klaseng feature, di ba? Kahit may pera na yung korporasyon, 2 years pa lang, hindi niya pa pwedeng kang pilitin na bayaran. Hindi niya pa pwedeng i-call yung bonds mo kasi nga, wala yun sa feature. Pwede lang, again and again, kung kasama ito. Kung nandun po sa kontrata. Okay?
And then we have here this what we call guaranteed bonds. Yan naman yung sitwasyon kung saan may guarantor. Okay? Ganun din naman sa ibang utangan, di ba? Guarantor nga pala yung tao, yung kumpanya, na kung sakaling hindi ka makabayad, merong isang partido na magbabayad papara sa'yo. Okay? Kumbaga tagasambot ng utang na hindi mabayaran. The same goes true. Kung sakaling guaranteed yung bonds, let's say this is Corporation A, let's say guarantee ni Corporation B, ang principal liable, okay, yung first debtor, malamang principal debtor itong issuer, si Corporation A. Ngayon kung sakaling ano, hindi nga makabayad si A, sino sasambot? Sino magbabayad? Yung guarantor. Yung secondarily liable, yung Corporation B. Paano malalaman kung may guarantor? Sagot simple lang. Punta ka uli dun sa bond indenture. Diba? Yun ang binabanggit natin. Hindi kasi kayang isulat lahat sa bond certificate. So therefore, sa bond indenture, nakasulat yung ganyang klase ng mga kondisyon. Kung meron pang ano, guarantor, kung callable ba siya, kung convertible ba siya, whatsoever. Okay? Ito namang dalawang ulit yung medyo kakaibang klase ng bonds. Una, yung tinatawag na junk bonds. Okay? Alam ko namang pamilya na tayo sa junk shop at saka sa junk goods. Okay? Na normally ang mga nandun, mga basura, di ba? Mga wala nang gamit. Okay? So, it means to say, junk bonds is the same. Siya isang bonds talaga na wala, basura. In a sense na, dinidiskartehan na lang ng mga panubog na kumpanya na nag-i-issue sila ng bonds with a high-yielding interest. Kunwari, sasabihin nila, uutang kami sa inyo, 800 million. Ang normal na interest rate, let's say 12%. Sabihin nila, kada buwan, makakatanggap pa ng 40%, di ba? Ikaw naman ito, okay, nakakita lang, ang laki ng return, okay? Pasok ka kaagad. Okay, hindi mo alam, kaya pala nag-o-offer sila ng sobrang taas na interest, eh kasi wala naman silang intention na magbayad. O basura kasi yung bonds. Okay, lagi natin iisipin sa business, sa finance, ang banggit doon sa kanilang principle, the higher the risk, the higher the return, di ba? Ay higher yung risk. Isipin mo muna, I mean, pag mataas yung return, 40%, tingnan mo, baka ang risk niya talaga mataas din. Baka mamaya, kaya lang naman sila nag-o-offer na ganyang klase ng, ano, ng interest, eh dahil lulukohin ka lang, scam kasi, junk bonds yun. So, sino ang normal na nag-i-issue ng junk bonds? Malamang yung mga kumpanya na palubog na. Yung process na sila ng bankruptcy. Okay, bankruptcy proceedings. So ikaw naman itong investor, walang kaalamanan, tatakbuhan ka na pala, nakakita ka ng ganyang klase ng bonds, bibili ka kasi sabi mo, ang taas ng interest, pero sa bandang huli, hindi mo rin makukuha dahil ang binili mo ay hindi naman legitimate na bonds, but rather, isang basura. Junk bonds ang tawag dun. Okay, and the last one is what we call zero coupon bonds. Zero, it pertains actually dun sa interest rate. Yung sinasabi na ano, yung interest rate ay zero daw, okay? Naniniwala ba kayo na ang isang utangan ay walang interest? The answer is no. Conceptually, sa accounting, okay, sa economics, sa business, ang kapital ay may karapatan na kumita ng interest. Therefore, whenever there is a passage of time, there is always an interest. Okay? Na sa pagkakataong ito, imposible nga yan na walang interest ang isang pagkakautang. Pero bakit nangyayari yung ganitong klase ng bonds? Bakit may ganyan? Because the issue price is much lower than its face value. Ano ulit? Okay? Pwede nga kasi na ang nakalagay dun sa papel, 1,000. So ang tawag dito, that is the stated price, that is the issue price, di ba? That is the face value. Kasi yun yung nakalagay sa face ng certificate. Nga lang sa actual na bentahan, because that is an investment, pwedeng ibenta yan ng debtor, ng issuer, sa malaking mababang halaga. So sobrang lalim ng discount. So kunwari, 1,000 yung nakasulat, ibibenta lang sa'yo 200. Okay? Bakit 200 lang? Okay? Eh, wala kasing interest. Naniniwala ka bang walang interest talaga? The answer is no. Yung interest talaga niya is yung difference ng face value at ng mismong issue price na 200 pesos lang. So yung lalim, okay, yung difference, yung 800 pesos dito sa transaction na to, yun talaga yung interest. Hindi man sinabi as a percentage, pero yun na yun, yung discount na nga. Okay, na basically yung discount, yung premium, yung ibang patungkol pa sa bond transaction ay pag-uusapan natin sa susunod na panahon, di ba? Yung accounting for bonds na. Okay, na sa ngayon, again and again, ano po ang ginawa natin?
Tinignan lang natin, sinubukan lang natin ipakilala yung iba't ibang klase ng bansa ninyo. Na pagka sa susunod, siya yung namanggit, ito ang ating babalikan. Kailangan kasi muna, okay, bago tayo lumalim sa discussion, okay, kasi mahaba din yung topic na bans payable, dapat kilala nyo muna ano ba yung klase ng bans na binibili mo. Na kung sakaling papasok ka sa ganung klase din ng investment, at least alam mo na may ganyan pala. Okay, by the way, yung muna mong gawin, basahin mo nga pala yung bond indenture. Kasi doon nakasulat yung mismong usapan ninyo. Okay? Now, tapusin na natin ang ating discussion sa bonds payable today sa kanyang measurement. How do we put value on that, on the bonds? Okay? At alam na din naman natin na ang measurement, meron niyang dalawang time period. A measurement initially, nung first time mong ma-encounter yung bonds, and the second one is yung subsequently, paano paglipas ng panahon. Okay? Ngayon, itong bonds na ito can be classified into two. Not designated at fair value through profit or loss, and designated at fair value through profit or loss. Unang punto, pwede talaga siyang ma-designate at profit or loss, okay, at fair value, eh kasi nga, it can be traded in public. Di ba nga, marami ang pwede mag-invest dyan? O therefore, kung meron siyang bond market, pwede siyang magkaroon ng fair value, okay? You can designate that at fair value irrevocably through profit or loss. Pero kung sakaling hindi mo naman siya pinili, okay, kahit pa mayroong public, kahit maraming nag-i-invest, pwede po kasing inat-designate. Huwag mong sabihin na fair value through profit or loss. Na normally, pag nakabasa kayo ng problem patungkol sa bonds payable, ang usual assumption, the general rule is, that is the bonds not designated at fair value through profit or loss. Kailangan banggitin ang problem mismo. Okay, na ito siya. Wherein it is a current liability. Di ba? Kung naalala niyo yung isa sa discussion natin sa current liabilities, held primarily for the purpose of being traded. No, ito yun, kasi nga may bond market. Okay, so ang measurement na fair value. Okay, again, balikan na po natin. How do we measure the bonds initially? Dito muna tayo sa designated at fair value through profit or loss. Kasi nasa pangalan na niya, we measure that at fair value through profit or loss. Kaya therefore, ang kanyang initial measurement is at fair value. At kahit paglilipas ng panahon, still, we measure that at fair value. Na by the way, meron pa tayong separate discussion patungkol dito. We just want to, bigyan ng overview. Fair value talaga ang measurement niyan. Kasi nga nasa pangalan na designated at. Okay? When itong not designated, okay? Kung titingnan mo yung kanyang initial measurement, nandun din yung term na fair value. Okay, by the way, ano ba itong fair value na to? Fair value, in essence, in this particular topic, liabilities, it is the present value of all cash inflows. Okay? Meaning, dahil nga yun ang isang klase ng utangan, okay? May babayaran ka. Present value, cash outflow. Okay? May babayaran ka. Okay? Yung mga ibabayad mo, yung mga ilalabas mong pera, malamang mayayari pa siya in the future. Kailangan mo siyang i-present value para makuha mo yung fair value. Kasi yung word na fair value, it means many things. Lagi ko itong binabanggit sa iba't ibang klase natin po ng lecture. Okay? Again, fair value, in kapag liability yung topic, it is pertaining to cash. Present value, cash. Okay? So therefore, ang fair value, normally din, yan yung amount kung magkano mo siya na-issue. Okay? Kasi more or less, yan din yung babayaran mo. Okay? So again, fair value means many things. Huwag natin iisipin na palaging fair value yung sagot. Okay? This fair value can mean face value. Kung sakaling same lang naman yung issue price at saka yung mismong natanggap mo, yung na nakasulat dito sa dokumento, pwedeng ibang bagay pa. Okay? Again, fair value is the present value of the cash, di ba? Or it can be called as the issue price. Kung magkano talaga siya in-issue. Na, by the way, sa pagdating natin sa accounting for bonds, mas pag-uusapan palalo itong not designated at fair value through profit or loss kasi nandito yung highlight ng bonds payable. Okay? So again, fair value initially minus this what we called, okay, transaction cost. Minus kasi liability siya. Binabawas talaga yung mga related transaction doon. Kasi di ba, pagka bonds payable, nakatanggap ka ng pera, nangungutang ka eh. Okay? Nangungutang ka. Eh pero para matuloy yung utangan, nagkaroon ka ng parang mga cost patungkol doon. Kumanap ka ng ahente, okay? Mayroong mga papel na ginamit.
may mga lawyer, may mga accountant na nagkwenta, okay? May mga legal parang process, di ba? So therefore, mayroong cost yun. Ang tawag sa kanila, transaction cost. It must be deducted at initial measurement. Why? Eh kasi, hindi naman matutuloy yung transaction kung wala yung transaction cost na nga. Kung wala yung mga process na ganun. So sa madaling salita, yung pera talaga natanggap mo initially, nababawasan dahil nga may related transaction cost patungkol dun. Okay? That's why it is being deducted. Okay? So point of view naman ng fair value through profit or loss, hindi na kinakailangan i-deduct yung transaction cost. Kasi nga, hindi na siya kasali. I mean, lahat ng changes ay will be recorded at fair value. Di ba? Subsequently, fair value. Yung transaction cost, kahit isama mo later kung tatanggalin, din naman pala. Kahit i-deduct mo, hindi naman pala marirecognize kasi nga fair value ang measurement. Huwag na rin i-capitalize. But rather, i-expense mo na kaagad lahat. Okay? Kasi sa pagkakataong ito, kung yung transaction cost mo, dinidak mo, kasama mismo siya doon sa account title na bonds payable na normally long term. Okay? So therefore, okay, yung transaction cost nakakasama doon sa mismo measurement. At paglipas ng panahon, unti-unti mo siyang parang aayusin. Okay? Babalik doon sa kanyang face value. I-amortize. Ang ibig ko sabihin, yung transaction cost kapag ka profit or loss, in-expense mo na kasi bali wala. Paglipas ng panahon, fair value din. Eh samantalang dito, so paglipas ng panahon, hindi naman fair value yan, but rather amortized cost. So meaning, isasama mo siya or imaminus mo siya dito, okay? Imaminus mo siya. So makakasama siya doon sa mismong valuation. Na paglipas ng panahon, ang valuation amortized cost. Dahil nakasama siya sa simula, kasama din siya hanggang dulo. Okay? Kaya pwede kumbaga ano, pwede siyang i-deduct initial recognition kasi nga, hindi naman natin ginagamit yung fair value sa subsequent period, but rather we just amortize the liability. Kaya nga siya kasama again and again. That is the general rule. Transaction cost capitalized or deducted depende kung asset or liabilities. Okay? By the way, yung transaction cost, sa topic na bonds payable, it can be called as BIC, bond issue cost, na ina-amortize din. Kasi nga, binanggit na nga natin kanina. Okay? Hindi naman fair value yung susunod, but rather amortize cost. Dahil siya nakasama dito. Therefore, yung bond issue cost, kasama din i-amortize mo paglipas ng panahon. Okay? May accounting nga pala yan sa mga susunod na discussion. Babalikan naman natin itong bond issue cost na to. And lastly, yung subsequent measurement niya is at amortized cost. So this amortization, again, it is the process, okay, wherein you bring back, okay, the fair value initially to its face value at the end of the term. Di ba? Kasi nga sabi dito, until the principal sum is paid. Okay? Malamang babayaran mo yun. Eh, paglipas kasi ng panahon, dahil meron kayong kontrata, nakalagay doon, let's say, 1,000. Okay? Iba man ang presyo na na-issue mo, let's say, 200. Paglipas ng panahon, pagdating ng 2025, kailangan mo yung 200, ibalik mo, okay? Papuntahin mo sa 1,000. Ang tawag doon sa process na yun, amortization. So, ang tawag doon sa cost na yun, doon sa pagitan nun, malamang ay amortized cost. Okay? By the way, again and again, okay? We just trying to introduce the topic, okay? Uulitin naman itong mga to sa mga susunod na discussion, lalong-lalong na kung may problem solving na tayo. Okay? Tatapusin na po natin. Sana po meron ka natutunan kahit paano sa ating simpleng introduction, what is bonds payable? Kung ganun man, pwede nyo i-like itong video discussion na to. Pero kung gusto po mas may matutunan kung ano ang bonds payable, nandito pa yung aming mga discussion patungkol dyan. Lalong-lalong sa accounting. Di ba? So, maaaring nyo mapanood. So, yun lamang at maraming salamat.